I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out. Hello, what's up, guys? This is Kifayan Vlog. For today's video, papakita ko sa inyo yung review ng KNR. Kung gumagana ba siya. Ito po yung itsura niya. Ayan po. So, slim infrared lang po siya. Infrared yung dito niya sa may plate. May parang red na lalabas dyan. Tapos, dito sa LED niya, may lalabas dito yung mga Fahrenheit niya kung gano'n siya kainit. Ganun. So, balik tayo. Wait, isaksak ko lang. Okay, guys. Nagbabalik na ako. Nasaksak ko na siya, guys. Ganito yung tsura na sinasabi ko. Ayan. 140. Tapos, nandito yung power button niya. Ayan. Ayun. I-click nyo yun para mag-switch siya ng mag-iiba siya. Ayan. 170. And 200. And 230. Tapos, pinakababa is 140. So, i-max natin. Tignan natin kung makakaunat siya dito sa hair ko na to. Wave po tong, ano, itong hair ko wave dyan. Ayan. Hindi po yan unat. Ayan. May, gumamit lang po ako ng hair spa kaya para siyang pumagsak. Pero, wavy po tong buhok ko. So, antay lang tayo kung i-init siya or hindi. Titignan natin kung gagana. We will see if it's working properly yun po. So, napapansin ko parang amoy plastic siya. Subukan na natin. May intro guys, pero hindi ko nakita na kung wala ko yung hair ko. So, i-section lang natin yung hair ko. Dito muna tayo. Hair clamp. May freebies po kasi ito. Itong infrared na dalawa. Tapos yung adapter niya. Nandun sa sasaksakan. Papakita ko na lang mamaya. So, dito muna tayo. Yung, ano, naninibago kasi ako guys. Kasi, usually yung plancha ko. May plancha po kasi ako. Sa pang ribani. Hindi siya plato. Pag clean up mo ganun, ano yung buhok mo. Mararamdaman mo yung parang spring. Ito parang wala siyang spring. Ayan. Hindi siya ganun kainit. Tapos amoy plastic. Amoy plastic po siya kasi bago pa. Sana tumagal. Ayan. Umuunat siya pero hindi ko alam kung maganda po yung effect. Usually dapat ano eh. Sa 2:30 pa lang. Mararamdaman ko na yung init niya. Wala mang usok. Walang usok na lumalabas. Pero mainit yung buhok. Ayan. Bilisan na lang natin kasi itong oras. Kumakain ko siya ng oras. Mahaba ko kasi buhok na. Rebanded na po itong buhok ko actually. Almost siguro hindi ko na maalala kung ano. Kung anong month po siya. Na-rebanded. Kasi may regrowth na po yung buhok ko. So, dito na tayo sa kabilang layer. Ayan, makapal po kasi itong buhok ko, actually. Ayan. Kaya ko naman plantsyan, actually, yung buhok ko kahit mahaba. Kasi hairdresser naman po ako. So, dito muna tayo mag-set po yun. Parang nakakaunat siya na totally, parang sakto lang. Hindi ko alam kasi parang sweet kasi yung buhok ko eh. Ewan ko kung nauunat na yung mga flyaway. Ayan. Tapos yung handle niya, hindi siya mainit. Bagay siya sa mga ano, sa mga normal na tao na hindi hairdresser, kung nag-uumpisa ka pa lang, mag-plancha-plancha. Ito, bagay ko sa'yo. Pwede yung ano, pang daily use kasi hindi siya ganun kainit. Hindi katulad doon sa pang-riban talaga na plancha. Dapat umuusok siya. Ito, wala eh. Tapos, hindi ko alam kung kumakagat ba sa buhok ko. Papas-provide ko na lang ito.
Alins direct po kasi yung ilaw para parang blurred. At saka sana makita niyo yung difference kanina. Comment down below kung may nagiba dito sa plancha na to. Kasi dalawa po yung kapakita ko sa inyo. TN din po yung tatak. Yun yung pangwiban. Ito. Pang ano lang siya. Bagay siya sa mga dry hair. Para hindi masira po yung buhok mo lalo. Ito. Pwede ito sa inyo. Hindi siya ganun kainit. So, ito na tayo sa last part. Dahil 9 minutes na. Doon tayo sa tulo ulit. Hindi naman siya nakagalat guys, tumutunog ng ulo ko. Wala siyang uso. Pero hindi ko alam kung nakakaunog pa siya. Comment down below guys kung ano kung umulat ba siya. Ito. Mahaba kasi itong bukat tsaka makapal black na black. Yun lang, parang di sa point ako as a hairdresser kasi gusto kong flat na flat tsaka hindi siya ganun kainit. Hindi siya nakakaano. Pero na-feel ko yung init mo. Na-feel ko yung init mo from 200. Kita niyo yung ano no, yung basta hindi siya shy initignan. Ayan, kita niyo pa rin yung fly away. Kasi kung maganda yung flat iron, hindi po ganito yung result ng hair. So, yun lang ang cons niya. Yung maganda lang dito, bagay ito sa mga dry hair, tsaka sa mga simple na tao lang, na gusto lang maunat lang onto yung buhok, pero yung unat na unat, na parang tipan, hindi po. Yun. Yun ang Kien. Infrared ang pangalan nito. Worth 700 pesos. Ito. Itong Kien. Tsaka magaan lang po siya. Kaso nga lang, ang pangit dito guys, yung wala siyang turn off. Ayun o, hindi gumagana. Sabi nila gumagana. Na siguro defect po. Yun. So, sana mapalitan. Yun. So, bye. Bye na dito sa part na to. So, magpo-proceed na tayo dito. So, wait lang. Pause ko muna. So, wait guys. Hindi pala pause. Ito pa yung sinasabi kong freebies nila. Ito. Itong adapter niya. Kasi yung saksakan niya po. Yan na po siya. Ayan. Ayan po. So, pause muna. So, hello guys. Nagbabalik na ako. So, ito na yung TN Brown Flat Iron. Actually, yung tsura nito guys, papakita ko sa inyo. Na-unbox ko na to, pero medyo tsaka ako doon guys. Medyo ngarag-ngarag. Kaya, i-insert ko na lang yung video dyan. Makikita nyo yung in-unbox ko talaga siya. Baka sabihin ng iba na MMA, or yung MMA means, parang
kukunwari lang yan, unbox. Ako wala lang yan binili. Yan. So, ito yung tura niya, guys. It comes from bubble wrap. Ito. Medyo mataba po yung tura niya, pero flat iron. Then, may kasamang manual. Yan, English po siya. Inulit ko na lang po dito. Ganun din po sa kabila. May manual din po siya. Tapos may voucher po siya lang sinama kung magre-register po kayo sa mismong Kian.com. Disclaimer po, this is not a sponsor from Kian. And this item I brought with my own money from overseas. Overseas na po itong item na to. So, makikita nyo itong wiring niya. Makapal. Mukhang matibay naman, guys. Tapos yung saksakan niya is normal lang. So, wala na rin problem dyan. So, sasaksak ko lang, guys. Mabalik ako. So, ayun na, guys. Papakita ko sa inyo anong itsura niya. Tanggal na yung plastic. So, ayan po. Ayan. Sticker lang po to, ha. Pero kiyan mo. Katak. Platinum po yung ano niya, surface niya. Not ceramic. Ayan. Tapos, nandito yung power button niya. Ayan, kiklik ko na. So, ang ano niya po dito, hanggang 290 Fahrenheit yung pinakamababa. Tapos, yung maximum nito is hanggang 450 Fahrenheit. So, try natin yung 450. So, mag-antay lang tayo ng sandali at ibabak mo. So, ito nga yung hair tip na na freebies nila. Ayan, pang hairdresser po. Matibay naman po. Ayan. Pero, asahan yung magkakalamang to after a few months dahil ang weather natin dito sa Pilipinas ay iba. Ayan. Kita nyo naman ito. Ito yung umbok. Ayan, guys. Iaan na natin. I-layer na natin yung babansyahin. Ayan. Kita nyo yung umbok, diba? Tapos gamit lang kayo ng thin brush. Thin comb. Kung ano yun, basta ano, suklay. Yun, tagalugin ko na lang. Hindi ako perfect mag-English. Ito. Bali, pag-insert ka to sa Facebook, guys, ano, Facebook and YouTube account. Yun. So, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at huwag niyong kalimutan i-like yung page ko. And you can share to your family also. And click the notification bell sa YouTube para ma-updated kayo sa upcoming more videos ko. So, sa Facebook naman po, doon usually ako mas active. Pero may Instagram naman po ako, may Twitter, yun. Pero mas active po ako sa mismong Facebook account ng ginawa ko. Actually, dalawa po yun. May page, merong account. So, proceed na tayo. Maraming nakasound dada. Mainit na siya, guys. Nararamdaman ko na. Ito, mainit talaga siya, guys. Ayan. Ito talaga. Ito talaga ang hinahanap ko. Ayan. Isang hagod mo lang, guys. Mararamdaman mo. Panghiban siya. Ayan. Ayan mo. Silk yung ano niya. Pag pinansya mo pa lang. Tsaka hindi siya parang, hindi siya parang plastic pag may tunog. Pag hindi siya tumutunog pag inalim mo yung tublan mo. Ayan, kita niyo yung usok. 450 Fahrenheit yung ginamit ko. Itignan natin kung may pinagkaiba sa infrared hair iron. Same brand lang po sila. Pero mas mahal po itong isa. Ayan. Ayan, nakita niyo. Nagpunat-punat na siya, guys. Tsaka hindi siya nangangain ang buhok. Yung isa parang nangangain, yun ang ibig sabihin. Yung parang kumakalat. Sayang nga, hindi lang siya nakabuhin. Dalawa na lang nila. Kung baka. Actually, coming soon, mag-ano po ako, mag-shoot na po ako ng mga ginagawa kong rebanding. Kasi yun naman po talaga yung talent. Magawa ng mga buhok, reband, yun. Hindi ko lang po pinakita kasi, tsaka hindi naman po kasi ako yung very expert. Ba? Basta, kaya ko pong gumawa ng magandang buhok, yun. Sa mga kulay, kaya ko din po yun. Yan, section nyo lang yung sakto, basta kaya nyo. Tapos, dahan-dahan lang guys, sa papagal siya. Ganda siya, guys. I love it. Ito talaga gumagana yung turn off niya. Kasi nakita ko pa lang
sa pagkabukas ko. Tapos sinaksak ko siya agad para malamit kong gumagana. Tsaka, hindi siya may sunog. Hindi siya may kasunog na plastic. Hindi katulad ng may mga nabibiling gab dyan, ang may plastic. Hindi siya may plastic sa akin. Ang may normal lang siya. Ang may bago. Ayun o. Ganda. Sana tumagal. Ayan o. Diba? Kikita niyo ang buho ko dito sa kabila. Ayan. Mabilisan na lang natin. Pass forward ko na lang guys. Tapos papakita ko yung final. Mag-uumpisa kayo sa likod parati. Pag self-iron. Kasi nasa likod kong tinitignan. Kaya dapat pantay yung pagka-plancha. Tsaka dahan-dahan pag malapit sa tayo kasi pwede kang mapasok. Ayan. Isang habod lang. Ang ganda niya siya. Ay, sorry. Ang ganda niya. Ano, kita niyo guys, umusok siya. Ngayon dapat. Umusok tapos pinoy yung pagkaunat niya. Yan ang unang-una pag magliliban ka. Maganda dapat po yung mga gagamitin mo. Plancha. Hindi po yung basta nakita niyo lang na flat iron tapos mag-DIY po kayo ng riband. Kasi may possibility po na ano, hindi 100% na unat yung buhok niyo. Kumbaga may buhagag pa rin. Pagpangit po yung plancha at saka yung paggalit ng plancha. Yan. Ayan o. Oh, ang ganda niyo. Oh. Diba? Ang hirap pag ano, self plancha. So for 4 layers lang tayo guys. Para mabilis. Pero actually pag nagpa-plancha talaga ako, may pupuntahan kami. Ano? Na manipis kasi gusto ko para tumagal yung unat ng buhok. Lalo na maglalagay ako ng treatment para matagal po yung plancha sa buhok ko. Kasi pag walang treatment or shampoo lang yung buhok mo, may chance na bumuhaghag ulit yung buhok mo. Hindi siya ganito permanent yung hair iron. Kaya dapat may treatment po na natay. Actually, itong buho ko guys, ano, hanggang wet na. Tagal akong ginag-vlog eh, na, ano, na maalos yung tura ko. Kasi nga, di ba sabi ko nga dun sa unang vlog ko, gusto ko yung pagkakatoon ako. Hindi ako yung mate, yung gano'n, para masabi natin na maganda. Kasi ang pagiging maganda, wala naman yun sa ano eh, sa, ano to, physical na adnyo mo. Yung maganda, yung kung maganda yung kalooban mo, yung ugali mo. Mayroon naman kasi yung maganda ka nga, ano naman yung ugali mo. Wala sa ayos. Hindi ko nilalakad ah. Pero karamihan, meron yung gumanda lang, tapos nag-iba na yung galing. Pangit rin. Ang mas maganda, kung saan ka galing, kung dati kang pangit, maging ano ka. Pero kung alam mo naman ang itsura ka, tapos nagpaganda ka lalo, tapos mabait ka pa, mas lalong gaganda. Meron naman yung, hindi ka naman po maganda, hindi naman po kagandahan. Masyado kung nagmamaganda ka po, pag ganun. Hindi po yung nakaka-help. Hindi po nakaka-help yun sa, ano, ayan, dito na tayo sa taas. Pass forward ko na lang guys. No? Mahaba kasi yung oras. Tsaka medyo mabigat siya konti. So, masasabi mong durable po yung gamit. Pero plastic lang po siya. Ingat-ingat lang kung babagsak. Tapos paggagamit kayo, may ano, tabi ko. May pangunas sa pagpatungan. Tsaka huwag mong papatong sa plastic or any plastic na ano. Kasi malulutok po yung pinagpatungan. Yan guys. Tsaka ngayon lang ako na-plancha ng buhok guys for the whole time. Kasi ayaw kong masirap yung buhok ko. At nakakasirap yung buhok yung plancha ka ng plancha. Tsaka pag, lalo na pandemic po, ano, may time kayo dapat ayusin yung sarili nyo. Yun. Lalo na kung isa kayong babae. Ako, binabae. I like it. Tsaka yung handle niya guys. Itong handle niya dito. Hindi ko siya mulit. Sana hindi umabot yung init niya. Pag tumagal na siyang nagamit, yung overuse. Kasi meron yung pag na-overuse, umiinit na pati handle. Parang nakakatakot. Pero ito, ang ganda yung face promise. Tamdam ko yung init o. Tsaka maganda yung pagka-plancha. Ito yung gagamitin ko sa yung bago kong daily banning na gagawa ko ng video. So, yeah. Actually, may re-repair akong buhok. Actually, hindi siya backjob. Pero pwede mo natin sabihing backjob. Pero hindi naman lahat kasi ng hairstylist or hairdresser ay perfect. Meron yung time na ang buhok kasi minsan hindi nakikisama. Pero kahit unat yung likod tapos may bako dito, may time na ganun talaga. Lalo naman yung damage yung buhok. Tapos talagang gusto nilang maunat talaga buhok. Expect mo talagang may damage pa rin kasi damage na yung buhok mo eh. Lalo mong da-damage yun kasi ang riband, nakakasira din po yun ang buhok. Ang kinaganda niya lang kasi iunat niya yung buhok mo. Lalo na ako.
kulot na kulot pa. Ayan, ang ganda niya, shit. Sorry sa, ano pa. Ang ganda niya. Ayan. So, pakita natin kung gumagana yung turn off. Ayan, gumana po yung turn off niya. So, turn off lang. Kasi, ayan, tignan natin yung itsura niya. The difference. Yung key and bronze. And the key and silver. Ito yung key and silver, yung infrared na ginamit ko sa buhok ko. Dito sa hair na ko. Ayan. Comment down below guys kung carry na din to siguro sa mga ano beginner. Pero, it's not suggested for use kung mag-reband kayo dito. Hindi to pwede. What? Etis po to. Ito, isang bronze. Is key and bronze. Itong flat iron na mas mataba. Pero, pino ko yung plancha. As you can see, ayan. Kita nyo naman yung difference niya dito sa kabila. Ayan. Ngayon, kitang-kita nyo yung wave-wave ko dito. Kung tikwas-tikwas na buhok. Dito sa kabila, kung wala guys, so, ulat siya. Para akong nariband. So, hanggang dito na lang ako natatapos itong video ko nito. Kung nagustuhan nyo itong video nito, give a thumbs up and share. And don't forget to subscribe here in my YouTube channel. This is Kifayo Vlog, and signing off. Bye mga Kifayo!